Alright mga boss, what's up? Magbigay lang ako ng tips sa inyo mga boss, no? Kung paano ba para palaging malakas yung busina natin. Tulad dito sa akin mga boss, mag 2 years na nakabit tong busina ko, pero consistent pa rin yung lakas niya. Pasensya na mga boss, no? Medyo magulo. So ito yung dalawang busina ko na kinabit. Naka dual horn to mga boss, naka dual contact. Gumagana pa rin yung stock horn natin. At siyempre itong Pia horn. So ang kinabit ko dito mga boss, Pia horn. Dalawa. So hindi to original, class key lang. Tapos ito yung selector niya. Para kung Pia horn yung ginagana natin at stock. Yan, ginamita natin ng hollow switch. Yan, so medyo madumi mga boss, no? Kasi binaklas ko to. Kasi linisan ko kasi ang dumi talaga. Yan. Sobrang dumi pati dito. Grabe ang dumi. Yan, so i-share ko lang sa inyo mga boss since na binaklas ko na tong mga pairing. So i-share ko lang sa inyo mga boss kung paano ba ang para palaging malakas yung busina natin. So ang first gawin natin dito mga boss, no, para magkabit tayo ng busina, dapat yung busina natin hindi siya nakadikit na kahit anong matigas na bagay. For example, nakadikit siya dito sa mga chassis. So mahina yung busina natin mga boss, kasi once na nag-activate yung busina natin or nagbusina tayo, nagba-vibrate yan. So dapat mayroon siyang space para makapag-vibrate. Kasi pag hindi siya makapag-vibrate or nakadikit siya, so mahina yung tunog niya. Dapat mayroon siyang space. At saka, siyempre, may magandang wiring. Makapal yung wire na ginagamit. So ito yung ginagamit ko na wire mga boss, no? Ayan, makakapal na wire. At siyempre, yan yung pangalawa. Makapal na wire. At saka pangatlo naman, para maganda yung tunog sa busina natin, ginamitan ko siya dito ng ganitong klaseng relay. Kasi marami na akong nasubukang relay mga boss, no? So dito talaga ako kampante. Dito talaga ako satisfy. Gano'n siya kamaganda yung performance niya. Ito na relay mga boss, hanapin nyo lang. Marami ito sa mga motor shop or sa mga online, sa Lazada, Shopee. Ganito. Yan yung pangatlo para malakas yung busina. At siyempre, yung baterya natin, sa kondisyon sa baterya natin. Dapat nasa magandang kondisyon sa baterya natin, kasi dyan yung nakasalalay yung busina natin sa baterya. Pero ang advice ko dyan, mas maganda yung mga wire na ginagamit natin at saka yung relay tulad dito. Kasi yan yung na-provide ng power natin dito. Yan. So ipakita ko lang sa inyo mga boss kung gaano pa to siya kalakas since na mag 2 years. Yan. Yan o. Yun. Tama na. Maka-disturbo tayo sa kapitbahay. Yun. So yan lang mga boss, no. Salamat sa pagpanood mga boss, no. Sana may natutunan kayo dito sa video ko. Kung may katanungan lang kayo, comment lang. And don't forget to subscribe this video mga boss, no. And don't forget to click the bell button para ma-update ka pag may bago naman tayong upload na video. Thank you and ride safe.